Hey, magandang hapon mga kasamang magugulay. Share ko lang sa aking channel kung paano magpunla ng talong. Ito, magkatapos nating linisin yung lupa, pinili natin yung mapinong lupa, pinunutan natin yung tray, medyo pinitpit ng konti para pag dinilig hindi siya agos, hindi lulutang yung tanim. Tapos ito yung pinakang paraan para medyo bumaon ng konti yung ating mga buto. Bubuhitan natin isa-isa para at least may 1/4 inch na lalim para makabaon yung ating seeds. Ayan yung paraan. Kailangan kahit paano piliin natin yung lupa na medyo mataba. Siyempre organic. Hindi naman tayo magpapataba agad ng kemikal. Pwedeng mga compost o yung mga lupa na malapit sa basurahan, mga pinagsusunugan. Ito yung aking pinagpunlaan. Kulay itim ang lupa niya, mataba. Pagkatapos guhitan ng ganito, siyempre, isa-isahin natin na lagyan ng buto. Medyo may katagalan lang pagka ganitong sistema. Pero ito yung the best. Kasi paglipat natin ng ating mga punla, hindi mabubunot ang ugat. Kasi gagalawin lang natin ng konti, mabubunot yung buo kasama yung lupa. Ito pala yung ating subukang itanim. Fortuner F1. Yung isang tray natin, ang nilagay natin ay Calixto F1. Papareho natin susubukan para sa kagaya ko na bago pa lang sasaringling karanasan kung alin talaga ang magandang uri ng binhi. Susubukan natin dalawa, sabay nating ipunla, sabay nating itanim para ma-prove natin kung alin talaga yung mas maganda. Mas magandang umani na bini. Yung una kong tinanim, hindi masyadong kagandahan. Hindi siya galing sa S-Wiz. Pang home gardening lang yung kategorya ng aking unang itinanim. Pero ito talagang beto ng mga magugulay. Calixto at saka Fortuner F1. Ayan, patapos natin guhitan, lalagyan na natin ng isa-isa yan. Subukan natin uli magtanim kahit June na. Sana naman hindi mag-El Nino. Okay lang yan. Tiyaga lang ng dilig. Sipag lang ng dilig. Laban lang, tanim lang ng tanim. Huwag lang sana mag-El Nino. Laban tayo. Yun yung pinakamaganda, mainit. Tapos didiligin. Nakatakot lang kung matuyo ang mga balon. Ayan, nakikita nyo. Nalagyan natin isa-isa. Bawat hole. Medyo may katagalan. Pero matatapos din yan. Yan yung paraan na mas sistematiko kaysa dun sa basta lang ilalagay sa isang timba o isang batya na may lupa, sasabog. Maraming sayang mga ka-farming natin. Saka hindi siya mabisa. Kung pwede nga lang i-direct seeding itong talong, mas maganda. Kaya lang masyadong maliliit ang bini. Saka mas madaling masira. Kailangan palakihin muna. Subukan natin ang pagtatanim mga ka-farming. Medyo may kapaguran pero madaming pakinabang. Bukod sa
Hindi na tayo bibili ng sariling gulay. May exercise pa tayo. Mas magandang buhay. Mas magandang kalusugan. May kahirapan pero laban lang. Yan. Pagkatapos nating malalagyan ito, tatakpan natin ang loan na tapos mga 2-3 araw, tingnan natin kung lumalabas na. Pagka lumalabas na, pwede na siyang tanggalin ang loan na. Alagyan na lang siya ng loan na pagka yung uulan para hindi bayuhin ang ulan kung sakaling may ulan. Yan. Pagkatapos niyan, 15 hanggang 20 days, pagkatapos lumabas, pag may 4 o 3 dahon na, depende sa kursunada nyo, pwede na siyang ilipat. Yan lang kasimple yung pagpupunla para sa ating talong. I-update ko kayo pagka ito ay lumabas na.